pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilong natin. Hindi na masama ang pag-ulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Okay, maganda nga po sa inyong lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Wawak Siyong Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po ngayon na nakikinig at nanonood sa programang Wow Action Balita, maganda nga po sa inyong lahat. Ano? At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa suporta po ng dalawang hepe ng Pasig at yung nasabing Paranaque, sapagkat sila po ay sumuporta doon sa Dugo Buhay Mo, no, na ginanap noong September 24 sa may Makati, no, sa Pag-ibig. At dito ay sumuporta po ang nasabing hepe ng Pasig Police at ng Paranaque Police na si Police Senior Sup Orlando Yebra Jr., no, na siyang hepe ng Paranaque Police. At yung sa may Pasig naman ay sumuporta din ang nasabing hepe ng Pasig Police na si Police Senior Superintendent Orlando Yebra Jr., no. At ayan ay yan po ay ating pong pinasasalamatan, sapagkat sila po ay talagang ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa kanila, sapagkat ang kanilang ginagawa ay ating inilapit sa kanila yung nasabing activities na to, at hindi po pinahindian ang nasabing programa ng ating bossing, ano, sapagkat ito nga po ay suporta po doon sa ating mga OFW, no. At ito ay pinangunahan po ng ating boss, no, na si Mampe. Okay. At ito Paranaque, no, si Karumba. Okay, Police Senior Jose Karumba Jr., no, ang Paranaque. At dito ay nagpadala po ang nasabing si Police Senior Superintendent Orlando Yebra Jr. ng 7 police, no. At ito ay galing sa Barangay San Joaquin, Barangay San Antonio, Barangay Bagong Ilog, Barangay Kalawaan, Barangay Santa Lucia, Barangay Kapitolyo at Barangay Orambo, no? Yan po yung Pasig, no? At ito naman po ay ating pong kaya tayo po ay nagpapasalamat po sa kanila, no? At hindi lang yung kanilang mga tauhan, kung hindi yung kanilang hepe, sapagkat kung hindi po sa kanilang hepe, hindi naman po tayo papayagan na magkaroon ng nasabing mga nagdonasyon ng kanilang mga dugo, no. At dito naman po kay Jose Karumba Jr., ang ipinadala po naman niya 17, no, 17.
At yan po yung magandang halimbawa sa isang hepe ng Paranaque Police o saan mang dako ng ating bansa na sila ay handa pong tumulong sa lahat po ng magagandang mga programa, hindi lamang po ng ating kapulisan, kundi ng mga sibilyan, lalo po ang mga gumagawa po ng paraan para na sa ganon ay makatulong po sa mga OFW, no? Yung dugo ko, buhay mo, no? Yan po ay ginanap po last September 24, 2016 at Makati, no? At ito naman po ay number 1 po, PCP 1, PCP 1 ulit, ang dalawa ay PCP 1, ano? Atong Alaw, no? At saka si Francis, galing po sa PCP 1, ano? Paranaque. Dalawa naman po sa PCP 2 at tatlo sa PCP 2, no? Herman, Selvino, McKeven at saka McKeven. At saka sa PCP 3, tatlo naman po, Martin, Ichero, Carlos, no? Dito naman sa PCP 4, tatlo rin, no? Grail, no? Elvin, Renel, no? At dito naman sa PCP 5, tatlo rin, no? Renel, Jenard, at saka Paul, no? At saka Jeremy. At saka, Jeremy. At saka dito sa PCP 6, si Errol, at saka Ferdinand, no? At saka dito sa PCP 7, Roldan, Antonio Roldan, no? Yan po ang mga ibinigay. 17 po yung ipinadala ni Police Senior Sup Jose Caromba Jr., no? Ng Paranaque, ang hepe ng Paranaque Police. Thank you po sa inyo, ha, sir, ha? At siyempre kasama po yan sila. At kaya nga po ang certification po nila ay sa akin po, ako po ang magdadala ng personal sa kanila diyan sa kanilang mga tanggapan, no? Kaya atin pong tutunguhin yan after na matapos po ang ating programa sa ating ginagawa, no? At kasi napakaganda po ng mga programa ng ating bossing, kaya suportahan po natin. At may mga susunod pa, no? Bali, kailan yon, Ami? November 19, 2016, ano? At Makati rin ba? Makati, Manila, Pasay, no? Kaya atin pong pupuntahan yung mga hepe ng bawat Makati, Pasay, Manila. Tama? O, yan po yung atin namang tupakin sa susunod na araw. Sapagkat para nang sa ganon, yung magagandang mga layunin ng ating mga proyekto ni Bossing ay atin pong masuportahan para nang sa ganon ay tuloy-tuloy na makapag-donor sila ng kanilang mga dugo, no? Kasi pagka nag-donor ka ng dugo, eh mayroong kasabihan tayo, nagbigay ka, may aanihin ka, no? At yan po ang sinasabi natin na kailangan po ang suporta ng ating kapulisan, mga sibilyan, hindi lamang po pulis ang pwede ritong magbigay ng donor, no? Ng kanyang dugo. Para nang sa ganon, eh doon sa mga nangangailangan po ng dugo, ay atin pong dapat pagkalooban, kung kaya natin pagkalooban ng dugo, at kinakailangan, siyempre hindi naman po lahat ng tao ay pwedeng magbigay ng kanilang dugo, sapagkat meron naman pong mga sinusunod na alituntunin yan bago kakunan ng dugo.
At kung ikaw nga gusto mo ngang makuna ng dugo, eh hindi ka naman pwede. No? Eh hindi rin pwede ang high blood, hindi rin pwede ang low blood. At aywan ko ha, kasi iyan po yung pagkakaalam po ng programang ito. Kaya sa ating pong mga ginagawa, no? Ating pong mga tinututukan yung mga ganyang mga project, ano? At ang programang Wow Action Balita ay umiikot sa iba't ibang lugar ng ating ECR, ano? ECR lang muna kasi napakalayo ng iba eh. At pwede nating marating yan base doon sa kanilang kagustuhan. Ngayon, ay sa ginagawa po ng ating bossing, siguro suportahan po natin, no? Na tuloy-tuloy na ang ginagawa ng ating boss, no? Para diyan sa mga nangangailangan ng dugo. At pwede na ba nating ipakita yung video? Okay. At mamaya po ipapakita po natin ang kauna-unahang liga ng basketball sa May Bunga na pinangunahan po ni Barangay Captain Arnold Barok Alvarez, no, ng May Bunga, Pasig. Ang ginanap po yan noong September 25, alas 2 ng hapon nang sila ay pumarada. At dito, ang kagandahan po rito, sabi nga ng mga konsihal ng Pasig, sila konsihal Ruding Asilo at saka si konsihal konsihal ng na si Raimundo, dito ay makikita po yung suporta ng mga nasabing Benito, Konsehal Benito, si Char at saka Raimundo. Yan po yung ating mga ano, no? Pwede bang buksan natin to? Ito nandito sa harapan ko. Wala. At para makita lang natin, ano? At ipapakita po natin yung nasabing yung first liga ng Barangay May Bunga. Paki ano mo naman, pakilagyan mo ng caption kung pwede, no? At ito po ay kauna-unahang liga sa Barangay May Bunga na pinangunahan ni Arnold Barok Alvarez at saka ng kanyang mga kagawad, ano? Mula malaki, matanda, hanggang sa pinakamaliit, ano? Bata. Yan po ang kagandahan dyan. Yan. Kaya po natin pinakikita ito ay ang mga kalaban po nila Kapitan Barok Alvarez dyan ay pawang mga kapulisan, no? Yung mga nakaputi at yung nakaitim, yung team po ng kagawad at saka ni Barangay Captain na Arnold Barok Alvarez. Okay, go.
Buksan mo lang yung mic ko ha, para niya. Okay, at habang iyaang nasabing kinakanta po yung ating pambansang awit, at yan ay yan si Barangay Captain Arnold Barok, ano, number 12, at saka si Konsehal Roding Asilo. Yan, naka t-shirt na may white at saka black at red, ano. Si Konsehal Raymondo naman, itong naka black na babae. At ang mga kagawad, bawang mga nakaitim, ano, yung mga kagawad, yan po yung mga team. Bawat team na yan ay kumakikita po ninyo ang isa sa pinakamagandang ginawa ng barangay captain na si Arnold Barok Alvarez ay itong bumuo ng bawat mga kinatawan sa iba't ibang lugar ng may bunga, no? At yan, oh, okay. At yaan ay si Father at ang presidente ng tuok, no? Barangay Captain ng may bunga, no? Si Arnold Barok Alvarez. Siyempre, ito na maawas na tayo dahil yung ating pagpapaayos na pa. Nakita niyo po yung point natin ngayon. Diba? Palakpan natin yung maintenance department. Ayan, sila nagbigyan na yung maintenance department. Siyempre, nagpapasalamat ako sa ating puli ngayon. Kaya marami yung senyo na nagpapalagi rin po na magsuporta sa ating video. Siyempre, kaganyang kapatid, kasi Congressman Lee Yusef yung ating kaibigan, ay nagpapataki rin at nagpadala po ng konting tulong. No? Siguro para sa ati-atihan pa yun, Pusan Lee. O yung ati-atihan, okay na kayo, may pinadala sa Congressman Lee para sa inyo. Kaya nasa kapatid ko lang, check yung galing kay Congressman sa ati-atihan niya. No? Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, no? Kay Crucial Ruding Asilo, kay Crucial Willis Itchar, kay Tita Holy Raymundo, kay Crucial Holy Pinito, sa ating parish priest, no? Si Padre Jun, Padre Jun, maraming salamat at maaapala ka namin pag-usap-usap. Siguro, situation ko na liga. Siyempre, hindi magiging matatumbay ang paligang ito kung hindi namin mapalagpakan ang mga tao na kasama ko ng pelikula, ang aking mga barangay kagawad, si Sekretary at ang Treasurer. Siyempre, Raja, si kagawad, Puyi Raymundo. Kagawad, Tim Sandoval. Kagawad, Puyi Mora. Kagawad, Rikigo. Kagawad, Terry Gato. Kagawad, Rene. At siyempre ang nagpapanig kagawad, kagawad kay Concepcion, no? Na lahat ng mga kagawad kumihan ay kasama ko po at nagtatrabaho ngayon. Kaya nakita niyo kung anong ganda ng ating basketball. Pero yung mga nakalipas na liga, ayos na yung tagpo ha. Dahil napakatulas ng ating ko, siyempre. Ngayon, sinisigurado na ang mga kasama ng kagawad at mga kaibigan namin na hindi
Siyempre, andyan din ang aking pinsan, kalapasa din, Erwin Alvarez. Para mahina, wala na po, mahina, wala pa. Nakasan nyo, nakasan nyo. Siyempre, lahat tayo bumalak pa sa pagdating ng ating kita, Feli, ng Rete. Yan. Kaya po, kayo araw na ito, ako ay lubos na natutuwa. Siguro, hindi lang sila mahilig ng mga araw kaya hindi umagat ang ating parada. Sabi ko nga sa mga kagawad ko, magpasensya niya na yung team na hindi sumama sa parada. Wala naman silang kayupo para sa kapol. Kaya yung mga umagat ng parada, kayo ang mga kakakuha ng mga sapatos na to. Nakita niyo ba to? Ako, ito para sa Mini Mosquito. Bravo. Oh. Kaya po ay regalo ng ating Barangay Council na mga kagawad. Council lahat yun ang division pero kami mapakakul. Yung para sa Mijin, Mijin Division. Okay, walang pakulang ay lang mo! Okay kayo! Okay!
Para
Alvarez, si Erwin Alvarez. At sa lahat ng mga uses, coaches, players, maganda-maganda hapon ulit sa inyo lahat. Alam nyo, ang inyong munisyal o libinito ay 21 taon ng nanunungulan, 21 years. At sa loob ng 21 years na yan, hindi nawala sa akin yung sport. Dahil ako'y naging SK chairman, naging kagawad, naging kapitan at kunsyal ngayon, ako ang may hawak ng committee on sport. Nung ako naman SK chairman, nagpapalingan rin ako ng basketball, kagawad, kapitan at hanggang ngayon bilang committee chairman ng sport. Ang ibig kong sabihin, malawak na ako ang karanasan ni Michelle Orgeby dito sa larangan ng sport. At ang ibig ko rin sabihin, madaling magpaliga. Mahirap po ang ginagampanan ni Kapitan Barong. Mahirap ang ginagampanan ng mga kagawad ng mga komite. Kaya iniinig lang sa inyo siyempre ng pamunuan ng paligang ito. Makiisa po tayo. Iwasan natin ang away, iwasan natin ang sakitan, at iwasan din natin ang paglalaro ay si dati dahil baka tayo may injury. Agaya ko, dalawa niyo po akong injured. Medyo na ano ako sa likod. Pero okay na po yun. Kaya sana bunga, maglaro tayo. Ito ang mauna-una ang Barok Alvarez Cup. At alam ko, sa tulad ng Kalamay Bunga, magkakaroon ng part 2, part 3, part 4, part 5, at ang maraming part ng Barok Cup na handog sa akin ng ating kapitan. At siyempre, bilang chairman ng sport, gusto ko kayong hingayatin, hindi lamang basketball. Kung siya doon yung binito, nagbo-boxing, nagpapailing, nag-geeking, basketball, cycling. At ako po ay walang bisyo. Hindi ko ako naliligat nyo kahit yung sigarilyo, hindi ko ginagawa yan. Lalo na droga. Ayos ka na kalisigan ng droga, walang itutulog yan. Ako po yung iinom. God rightly. Inulit ko, hindi nagyoyosi, hindi nagdodroga, bihirang uminom, at higit sa lahat, si Konsyal Oni Binito, hindi nang bababae. Dito na nga po, ilang po, at maraming salamat. Asahan niyo ang pamunuan ng City Government of Pasig, Mayor Bobby, Congressman Ricky, Vice Leo, Consul Asilo, Consul Junior, Consul Gori, Consul Yoyo, Consul Lili, at ang inyong munisyal, Oni Binito, ay patuloy na susuporta para sa inyo lahat. Dapat laging tida, bata, iwas sa droga. Maraming maraming salamat sa inyo. Yes, ayan. Napakaganda ng mga mensahe na ibinigay ng ating mga city council. Of course, siyempre, mga kabarangay may bunga. Sinasabi mong kabarangay may bunga, no? Sabi nga ni Pare, mapalipat ang palawa dito. Okay, siyempre, bigyan natin ang pagkakata para bigyan ng message at bigyan ng support ang lahat ng players dito. Ang Paris Prismo ng ating barangay, palakpak po natin si Father Jun Sanchez. School din, kasama rin lagi ako sa paliga, sa barangay. At isa sa mga namutawi din sa aking isip, yung slogan ng mga bata pa kami, bola at hindi droga. Napakaganda ang palit-palitan yun sapagkat nalulung ako sa sports. No? Hindi ko na kaya mag-basketball ngayon, lumaki na rin siya ko, lumaki na katawan ko. Pero ang sports ay bahagi ng pagkatao ko. Kaya kasama ko sa cycling lagi, no? Bisikleta naman ngayon ang gawa ko. Ano ang ibig sabihin ito? Sa loob ng ilang taon na iyan na ako ay nasali sa sports, kumbaga, sa mga palaro, no? At mga patikmala, isang bagay ang nabuo sa akin. At ito ay walang iba kundi ang karakter. Napakahalaga, nabanggit na rin kanina ng ating mga konsyal, na mayroon tayong karakter sa paglalaro. At ito sana ang mahubog sa bawat isa sa atin. Karakter to aim high, not only to shoot the ball. Karakter not only to win, but to be sport, no? In our game. Karakter na makita natin na ang bawat isa ay hindi lamang katugali, kundi kaibigan niya at kapatid. Yun lamang po, maraming salamat at magandang hapon sa atin lahat. Thank you.
Okay, at mag-commercial muna tayo, no? Bago natin ituloy yan. At yan, at para tuloy-tuloy yan, ay mag-commercial muna tayo. At huwag po kayong bibitaw, ha? Mali pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Mapapanood pa rin po ninyo yung nasabing coverage natin doon sa First Liga ng May Bunga, no? Okay, go! Ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money with TransFast.com. Napakataas ng exchange rate ng TransFast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tugaygalaw pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. TransFast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-TransFast ka na. Send money today with TransFast.com. Ang ating mga dating bayani, matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kahit mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon, matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magunang. Asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker. In short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program. Handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Pukuha ang SM Global Pinoy Membership Card almost instantly na may kasama ka agad ng special gifts. At ang bawat miyembro, pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy Card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangan magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin siyempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, mag-click ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa rin exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo.
Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At ilang komentaryo muna ang ating bago natin ipasok muli yung nasabing ating kuha doon sa nasabing First Liga ng May Bunga, no? Sa panguna po ni Barangay Captain Arnold Barok Alvarez, no? At talakayin po natin yung nasabing mga Senate hearing at saka yung kanilang patutsadahan kay Dilima at saka kay Presidente Duterte, kay Trillanes at saka kay Cayetano, no? At ayon dito kay Cayetano ay talaga naman pong yung kanyang mga ipinapaliwanag ay politika ang motibo, no? At ito naman kay Trillanes na ipinagpipilitan niya na yung kanyang hawak ng mga ebidensya ay totoo, no? Totoong totoo. At yung akusasyon doon sa nasabing pagharap at pagtistigo ni Magbabato, no, ay totoong totoo daw yon. At ito naman si Senador Laylay de Lima ay ipinipilit na yung kanyang iprinisinta ay totoo rin, no? Pero pagka nagpipresenta ang mga nasa administrasyon, pawang mga sinungaling, no? At hindi raw totoo. Ang taong bayan po ang nakakakita doon sa mga Senate hearing. Yung una pala mga hearing na pinangunahan niya na dating siya ang chairman ng nasabing committee na yon, ay makikita nyo na po na bias, no? Bias po yung kanyang iprinisinta. Sila lang dalawa ni Trillanes ang nakakaalam ng ipipresinta. Ang tanong, sino po ang tumulong at sino po yung paring tinutukoy ni Magbabato, no? Na siyang kumontak dito kay Dilima, Laylay Dilima, no? At nakita nyo naman, pagka tinatanong ni Laylay Dilima si Magbabato, ang sagot agad ni Magbabato, pagka hindi na itatama, ang nagkukorek ay si Laylay Dilima. O, diba? Nakikita nyo, kayo pong mga nanonood, diba siya ang nagkukorek? At kapag ka iba naman, ang nagtatanong, siya rin ang pumupunta agad at nagre-react na bigyan naman natin ng kaunting yung kanyang mga nakakalimutan. Aba, saan ka nakakita na ang nagpipresinta at iprinipresinta na witness ang nagtatanggol sa kanya si Laylay de Lima at si Trillanes, no? Bakit hindi hayaan ni Laylay de Lima at ni Trillanes yung mga nagtatanong at nag-iimbestiga sapagkat hindi lamang naman sila ang senador at saka mga congressman, no? At kung sino-sino. Doon sa presentasyon ni Gordon, ni Senador Gordon, na siya ngayon ang namumunod doon sa committee na doon sa Senate hearing na yan, ay makikita mo parehas po peer, no? At lahat nandoon, police, mga abogado, at saka yung mga senador, sino-sino ba ang nandoon lahat. At makikita mo na lahat ay pwedeng magtanong, no? Binibigyan niya. Pero kapag ka ang nagtatanong ay against doon at iniimbestigahang mabuti si Magbabato, ang sasagot agad at tatayo si Laylay de Lima at saka si Trillanes. Saan kayo nakakita? Bakit ang imbestigasyon doon ay gusto nila ang paniwalaan lamang yung kanilang mga sinasabi?
Bakit hindi nila hayaan ang tao ang mag-imbestiga at umuri doon sa sinasabi ni magbabato? Oh, nakita mo? Sa tuwing mabubuking, si Laylay Dilima ang sagot niya. Bakit? Tigilan mo na ako. May gusto ka ba sa akin? Aywan ko kung siguro doon sa salita niya nang-aasar. Pero aywan ko kung kahit siguro yung mga ordinaryong tao ang tanungin kung may gusto sa kanya. Aywan ko lang ha, kung ano ang isasagot sa kanya. Taong bayan na po ang sasagot dyan. No? Kaya tayo, pag-isipan po nating mabuti. Yung mga ipinipresenta po ni Laylay Dilima at saka ni Trillanes, nag-iisa lamang po. Nag-iisa lamang po laban doon sa napakaraming nag-iimbestiga at nagpipresenta. Ilan po ang prinisinta ng mga nasa government kaysa sa kanya, sa kanilang dalawa, di ba? Pero anong sagot po nung dalawa na yon? Panay sila sinungaling, ha? Panay sinungaling at walang katotohanan. Pero pagka sila ang nagpipresenta, may katotohanan. Hindi maganda po yon. Ang taong bayan po ay nakamasid doon sa nasabi sinitering na yan. Lalo't napakaraming mga nakikinig at nanonood doon sa mga palabas po na yan. Hindi lamang po ang Pilipinas ang nanonood dyan, buong mundo nanonood po dyan sa sinitering na yan. Kung yung mga ipinakikita natin na kayo mismong mga senador, ha, ay hindi magkandatuto at pinalalabas nyo na ang iisang tao na nag-aakusa sa presidente at saka doon sa anak niya, aba, ay mabigat na ano po yan. Mabigat nga naman na akusasyon yan. Biruin mo, presidente ng ating bansa, inaakusahan lamang ng isang tao at ang nagpipresenta is isang nga senador, Laylay Dilima, na dating naging Department of Justice na naging talamak po ang bentahan sa loob po ng New Bilibid Prison ng mga droga. At sino-sino po yung mga nagsasabing protektor ang nasabing dating Department of Justice na si Laylay Dilima dyan sa mga nagbebenta ng droga sa loob ng National Bilibid Prison. O nakita nyo, lahat na po, halos karamihan na nagpresenta ng kanilang mga ebidensya at mga... Okay, at bago tayo mag-init na mag-init kay Laylay Dilima, papasukin muna natin itong si Ernie Buwan. Ernie, maganda nga po sa'yo. Ernie. Okay, at... kita mo na, pati yung kuryente namin dito. Pinakikialaman ni Laylay. Okay, Ernie, magandang hapon. Okay, habang ayos po, no? Ang ating komunikasyon ay medyo ano po, ang ating komunikasyon ay medyo nagkakaroon po ng kaunting problema, no? At habang inaantabayanan po natin, wag po kayo bibitaw, no? Hello po. Okay, Ernie, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon, kapatid ay Dorsales, ano? Nais ko lang tayo ay makirama, ay bahagi ng ating programa na Wawak sa Balita Kakampi. Okay. Bilang amaka ng programang ito, tayo ay nakikirama ay sa iyo mga oong may bahay nitong si Teniente Salvio de Lima.
Ah, okay, okay. Ito ay may mga insidente na ganap sa ibang bansa sa lugar ng Dubai. At nung makausap ko siya nung huli, ay kanyang isinasaayos yung kanyang may bahay para ito ay madala rito sa ating bansang Pilipinas sa tanggapan po naman ng Department of Foreign Affairs. Okay, okay. O kaya nga ay masaklap ang inabot nito ng ating kaibigan si Tiniente Salve de Lima na kung saan ay naka-assign ito sa PCP Asuncion at ito ay pinamumunuan naman ng nasabing Officer Padilla Robles. Peter? Okay. Yes, yes. Kamakailan lamang ay patuloy pa rin ang anti-illegal drugs sa nasabing lugar. At gusto ko lang ninawi, kapatid ni De Rosales, we are not saying that we are in big networking in circle, ano? Kasi mostly, may mga bumabatiryang mga walang magawa yata sa buhay. Ito kasi itong divisoryang dito ay tinatanganan ng dalawang station. Okay. Station 11 at Station 2. May mga natatanggap silang mga text na kung saan itong mga pulis na itinalaga dyan, they are only doing packing around in their area of responsibility. That is not correct. Oo. Dahil itong dalawang presintong ito ay sakop ni Colonel Daro, yung Station 11. At dito naman sa lugar ng kabila ay si Colonel Ibay. Okay, okay. Arnold Thomas Ibay ang umahawak. So, if there is regarding that opinion or negative reaction, gusto ko lang ituloy sapagkat yung mga nagbibigay ng pahayag na yan ay wala po sila sa eksaktong lugar. At ako ang nandoron po. Kaya ako'y nakiusap dito sa Plaza Miranda, headed by Major Jang Yagi, isa rin ito sa kaibigan natin na maituturing na marunong makisama. Okay, okay. Mahusay makisama itong si Major Jang Yagi. Ito'y nagpapakain ng pagkain tuwing araw ng Biyernes. Ah, okay yan. Oo, food for life, ikaw nga. Samantalang gusto ko rin linawin, bagamat ito'y sinasabi, biro lamang, isang PO3, no? Huwag naman siya magdaramdam sa akin. Baka mat sinasabi, ito'y biro lamang. Dahil ako'y nagtutungo dyan kay Rexon Layog. Okay. O kayo, nung ako'y nagtungo, abay, biniro ako nito na sinasabi nito, ayaw na ni Kapitan dito ha, na nandito ha. Yun ang salita ng mamampuli sa akin. Ah, ganun ba? Eh, sabi ko, ano yung grounds? Bakit ayaw? Ako ba'y nakikialam sa nasabing investigasyon ng kapulisan? Na kapag ka ito'y pinapasok mo sa loob ng kwarto at nag-uusap, nakikialam ba ako? Ay, nako. Hindi ko sinisira ang tanggapan ni Kapitan yata ito, si Kapitan Rexon Layog. Alam ko, mabait yan. Pero yung ganyang tauhan, huwag naman sanang ganung magsalita na ito na, huli po tama nito, ayaw ka rito ni Kapitan Rexon Layog. Eba, sana mamonitor niya ako. Ang pangalan nito, huwag sa magagalit sa akin, si PO3 Alvarez. Ah, okay. At bakit? Recorded yan, ano? That is part of joke. In front of nasabing mga tao, huwag siya magbibitaw ng mga salitang kanya. Baka hindi niya nalalama kung ano mission natin dito sa lansangan. Correct. At tayo, ay gathering information, news update kayo kung sumahapaw ka at inaakala mong matibay ang ninong mo, hindi mo kayang tigilin ang dila ko. Tama. Makikisama lang ako sa inyo. Oo. Ngayon, hindi ko naman makapanayam itong si Officer Rexon Layog. Alam ko, napakabait nito eh. Sana naman, huwag siyang magsasalita ng ganyan sapagkat yung presintong kanyang tinutukan at inupan ay hindi po niya pag-aari. Tama. Pag-aari po yan ng sambayan ng Pilipino. Okay. Oo. Ilan lamang yan sa pagtutumid ko. Kaya huli na ulit ko ang pakikirame ko kay Tiniente Salvio de Lima na sana naman ay na-granted yung kanyang request na maiuwi yung bangkay ng kanyang asawa sapagkat kapatid na Eldo Rosales bilang ang baka ng programa Wawak sa Balita Kakante, kinapkap ito eh. Okay, yan? Kinapkap ito. Makikita mo yan sa YouTube. Sinabi niya sa akin na tumawag na madaling araw ito. Medyo luhaan sa akin ito. At sa akin informasyon, kamag-anak pa yata ang may kagagawan. Ayun, oo. Kaya naman ako tayo ay nananawagan sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs na sana naman ay bigyan ng granted yung request ng nasabing tiniente. Ano ba ang request niya? Yung kanyang asawa ay nasa bansa ng Dubai at sa huli kong pakikipanayam sa kanya, anong umiiyak to, si Tiniente Salve de Lima ay may nangyaring masama sa kanyang asawa.
Okay, okay. Anong mga resulta nga, itinawag din natin to sa iba natin kapatid na media na mamamayag para naman masuportahan yung mama. Okay. Sabagat matagal na rin sa servisyo, Presidente Salvio de Lima, ganun din sa ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Okay, okay. Na sana magbigyan ng tinatawag na moral support. Sige. Moral support para sa benepisyo ng pamilya Salvio de Lima, si Tiniente. Asya, maulan dito sa akin ginalalagyan at pinasasalamatan ko rin ito si Major Michael Garcia. Ah, okay. Alam mo, tutukuyin ko mga pangalan ng mga itinalaga rito katulad ditong si Major Fernando Reyes ng San Nicolas. Okay. Yan ay mapupuntahan mo dyan, bagat yung malang pangalan ko, itong mamang ito, si Major Fernando Reyes, galing ito ng CIDG. Ah, okay. Formal CIDG ito. Oh. Kaya siya kaya na tumatakay dyan sa TCP block dyan sa lugar ng San Nicolas, TCP. Na nasasakupan ito, if I'm not mistaken, ang Station 11. Ayun, oo. Para recorded sa'yo, just in case na gusto mo makipag-get in touch sa kanila, eh tawagan mo lang ako, sasama ako, at kung hindi mo na ginagamit yung kabayo mong motorsiklo, eh regalo mo na lang sa akin, uhulugan ko siya na parang paluwagan. Ay, ganun. Oo, okay na ba? Ay, hindi pa pwede eh. Wala tayo. Ah, ano pa? Joke lang. Inalaman yan sa panawagan ng inyong lingkod na sana ay ma-granted yung request ni Tiniente de Lima. Nung huli ko siyang makausap, ay sinasabi niyang pupunta siya sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs para ma-repatriation niyong kanyang asawa. Ah. Na pinas lang dyan sa lugar ng Dubai. O sige, at granted yung hiling mo, kung maaari, yung nasabing si Tiniente de Lima at yan, iba, pagka pumunta sa Foreign Affairs, ay padaanin mo rito sa istasyon para na sa ganon, ay makita natin yung dokumento niya kung ano ang may tutulong ng programang ito. Okay, maraming salamat. At inuulit ko rin, yung mga mandirigma dyan sa Maynila na sinasabing wala na Rodrigo Carrera, pinararating ang pako ng mga poison text dito na nasasagasaan yata natin ang may tinamaan na magaling. Nananawagan tayo sa pambansang kapulisan maging sa Camanaba area, kapatid na Eder Rosales, Caloocan, Botas at Malabon, na sana pairalin, hindi laman yung offline tukang, yung tinatawag na bisita iskinita. Correct, correct. Sapagkat sa bisita iskinita, abay, nakita ko, napatunayan ko, maraming nakikinabang ng Tsapopoy. Yung salita nila, Tsapopoy pere. Ay, nako. Oo, ay silang nagsisilbing runner. Eh, wag naman, wala akong tinutukoy na pangalan. Sana ka ako, kung naki, eto, ma-monitor man ito ni PNP Chief General Bato de la Rosa. Eto, directamente, tutukoy yung kayo lugar, ha? Okay. Yung area ng Camanaba, Caloocan, Labotas, Malabon. Kung susunurin po yan ang malapit na istasyon ng kapulisan, mahuhuli. Ang video karera? Hindi lang video karera, kundi pati yung mga runner dyan ng mga bato. Pati matanda, bata, katandaan. Iyan ang image projection nila. Eh ako nananawagan, eh huwag naman magagalit itong mga kilala ko rin to. Binabati ako. Eh ang lapit na Malabong police station dyan eh. Ah, ganon. Oo, so, dapat tayrali nila. Hindi lamang hoplang tukang. Bisita, iskinita. Tukang. Oo, hoplang tukang. Sa una, nangunguna dyan sa Station 11, Station 3, yan si Major Michael Garcia, napakarami ng accomplishment. Oo. Major Michael Garcia ng TCPP, Barbosa, natatakanan nito ng Station 3, dyan sa lugar ng Central Market. Okay. Oo. Ayan ang mga tauhan ng ating kerenel. Yung bago kerenel na tinalaga dyan. Ano ba pangalan ng kernel natin? Nakalimutan. Pascual. Kernel Pascual. Okay, okay. Oo. Eh kaya nananawagan na ilan natin mga kapatid na mailang mapagmasid kung talagang pairali na offline tukhang dahil kasi iba lumalaban talaga nung nakita ko sa Asuncion, dalawa na matay dun eh. Yung babae na huli. Yan pong lugar ng Malabon, malapit po sa Malabon Police Station yan. If I'm not mistaken, si Colonel Chua na hindi dyan, bakit hindi pairalin? Huwag namang magagalit sa akin. Yung Oakland Tukhang at yung Bisita Iskinita, parang hindi yung binibenta po yung sabong ayaw magpatulog na kinakanta madalas ni Kapredi Aguilar.
Okay, saang eksaktong area yan? Confidential ito, ibibigay ko kasi nasasaktan ako dahil parang ano eh, lantaran na bientahan eh. Okay. We are calling data is on our father, PMP Chief General De La Rosa. Sigurin niyo to. Pag nakita ko kung sino ko naibas dito, susunod ko pangalan. Tuturo ko mismo harapan sa kanya. Okay, okay. Pagsamantala akong bibigyan ko, Tenda Edir Sales, nakita namin ito ay pitinyente salve di Cuba sa pagdaon ng kanyang may bahay sa lugar ng Dubai na sana ay mag-granted ito ng Department of Foreign Affairs. Para sa mawaksyong balita, kakunti, ito po naman namin yung likod. Dinasasalamatan ko si Major Jam Yagi at yung kanyang mga tauhan dito na sumusubaybay sa kalabang ng lipunan. Ito po naman namin yung likod. Ernie Buwan, reporting. Okay, Ernie. Yes. Paki-text mo nga sa akin yung buong pangalan ni District Director ng MPD, please. MPD ba? MPD? Yes, oo. Okay, kopya. Si, ayan eh, pagkakalam ko si District Director Coronel. Hindi. I-text mo sa akin para wag, kasi susulat tayo. Okay, thank you very much. Okay. Ewan ko, kung binibiro ako nitong katiwala ni Rexel Layog eh. Ang dami pa naman nakakarinig. Huwag na lang ako papasok, kapas, is Mario Joseph. Nako, ha? Huwag na palang pumasok ang media sa presinto. Anong presinto yan? I-text mo rin sa akin. Saka tayo mag-usap. Pasala natin to. Tawagin mo yung ating mga makakasama at lilinawin natin sa kanya bakit na pinagbabawal. Sige, sige. At i-text okay, mo nga sa akin. I-text mo sa akin yung number dyan ni Layog. Okay, sige, thank you very much. Mahabang kwento to eh. Okay, okay. Wawak sa balita kakampi, Ernie Buwan reporting. Okay, maraming salamat Ernie. At ayan po yung ating investigative reporter, no? At ipakita muli natin yung nasabing video, no? Para nasa ganon ay ang first liga ng may bunga sa Pasig. Go! Yan. Ang pagtatapos at natutuhay ng First Liga Pelbuna, Liga Pitalo Baro, at ang mga kapawa. Maraming salamat, God bless.
nandiyan po yung presidente na ating senior citizen, Tabeli, at sa ating Sir Sandy, mayroon po na co-op dito sa Kaybunga. At sa aking mga kasama po po siya, Tila Silo, Tita Cory, si Consel Vida, Oli Vida, Benito, at kay Father Jumbo. Una-una po, nagpapasalamat po kami sa kay Kapitan Maro, at tayong kita kami dito sa First Liga Kaybunga. Nakita naman po natin kung gano'ng padaming team. Ginawa po yung, ito po, isang magandang programa po. Una-una, nakita naman po natin ang problema sa droga. Kaya isa po ito sa paraan para ang mga kabataan po ay makaiwas po sa droga. Nakita naman natin, talagang number one po programa ng ating presidente, ni Presidente Duterte. Kaya congratulations po sa mga ikaw sila ng Kaybunga para sa napakagandang programa. Kaya kami naman po sa City Government of Pasig, sa panguna po ng ating Mayor Barry Eusebio at ng ating Congressman Rick Eusebio ay lagi po nakasuporta sa mga ganitong programa. Kaya pala po sa inyong Consul Rick Eusebio, congratulations in advance po. Maganda magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan! Maraming salamat, Consul Rick Eusebio. Sa ilang buwan pa lang, natagawa po ng ating masipag at magandang lalaking kapitan, Barot Alvarez, ay nakapagpakita ng gantong proyekto. Congratulations, Sir Abad. Okay, susunod na po natin, kapitbahay ng Barangay Kaybunga. Parang kapatid niya ni Kapitan Barot po, talakuan po natin, Consul Oy Ambuda Benito. Sa ating lahat, una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa suporta na ibinigay niyo sa akin ng nakaraang eleksyon. Kaya ang iyong Consul Oli Benito ay Consul Oli. Siyempre, isang pagbati sa pinakamagandang lalaki kapitan sa buong Kaybunga, sa buong Pasig, isa sa dalawang kapitan sa buong Pasig na pinatama hanggang ngayon, na alam ko makapumas o sa isang taon ay magkaroon na at mahalap niya na kanyang pinapangarap. Ang nakasama ko po sa inyong pag-ihawa, si Kapitan Barong Alvarez. Palakpakan po natin. Siyempre, sa mga nagliligkuran, katuwaan natin Kapitan Barong sa pagpapaganda lalo ng Barangay Kaybunga, ang mga kagawad na lalo rito, si Agawad Louis Mora, Agawad Poson, Agawad Tikigo, Agawad Terry, Agawad Ray, Agawad Boyi, Agawad Ki Sandoval, at yung kapat na gusto rin mag-inclose dito sa Barangay Kaybunga para araw, ang ating presidente ng senior, Itapeli Laurete, pinsan ni Barong Alvarez, si Erwin Alvarez. At sa lahat ng mga muses, coaches, players, magandang-magandang hapon ulit sa inyo lahat. Alam nyo, ang inyong Consul Oli Benito ay 21 taon ang nanunungulan, 21 years. At sa loob ng 21 years na yan, hindi nawala sa akin yung sport dahil ako'y naging SA chairman, naging kagawad, naging kapitan at Consul ngayon. Ako ang may hawak ng Committee on Sport. Kung ako naman ay SK Chairman, nagpapalitan rin ako
Christ hanggang sa Roman Pike ng Parok Cup na handog sa amin ng ating kapitan. At siyempre, bilang chairman ng sport, gusto ko kayong hingayakin hindi namang basketball, Lucia Loni Pinito, nagbo-boxing, nagpa-mining, nag-geeking, basketball, cycling. At ako po ay walang bisyo. Hindi ko ako naninigal niyo kahit ang sigarilyo, hindi ko ginagawa yan. Lalo na droga. Ayos ka na siya ni sinanin ng droga. Walang itutulog yan. Ako po yung iinom. Moderately. Inulit ko. Hindi nag-yoyosi. Hindi nag-droga. Bihirang uminom. At higit sa lahat. Si Kunsya Tony Pinito ko. Hindi lang bababa. Dito na nga po. Mga naniniwan natin ito. Ilang po. Maraming salamat. City Government of Pasig, Mayor Papi, Congress Manriki, Vice CEO, Consul Asilo, Consul Junior, Consul Gori, Consul Yoyo, Consul Riti, at ang iyong Consul, Tony Pinito, ay patuloy na susuporta para sa inyo lahat. Dapat laging pina, bata, iwas sa droga. Maraming pong salamat sa inyo. Yes! Ayan! Napakaganda ng mga mensahe na ibinigay na ating mga City Council. Of course, siyempre, mga kabarangay may bunga. Sinasabi mong kabarangay may bunga, no? Sabi nga ni Pate, magpalipat ako dito. Okay, siyempre, bigyan natin ang pagkakataon para bigyan ng message at bigyan ng support na lahat ng players dito. Ang parish priest ng ating barangay, palakpak po natin si Father Tun Sanchez. School din, kasama rin lagi ako sa paliga, sa barangay. At isa sa mga namutawi din sa aking isip, yung slogan ng mga bata pa kami, bola at hindi droga. Napakagandang maling-malingan yun sapagkat nalulung ako sa sports, no? Hindi ko na kaya mag-basketball ngayon, lumaki na rin chat ko, lumaki na katawan ko. Pero ang sports ay pamaki ng pagkatao ko, kaya kasama ko sa cycling lagi, no? Bisikleta naman ngayon ang gawa ko. Ano ang ibig sabihin nito? Sa loob ng ilang taon na iyan na ako ay kasali sa sports, kumbaga, sa mga palaro, no? At mga patimula, isang bagay ang nabuo sa akin. At ito ay walang iba kundi ang karakter. Napakahalaga, nabanggit na rin kanina ng ating mga konsyan, na mayroon tayong karakter sa paglalaro. At ito sana ang mahugo sa bawat isa sa atin. Karakter to aim high, not only to shoot the ball. Karakter not only to win, but to be sport, no? In our game. Karakter na makita natin na bawat isa ay hindi naman katugali, kundi kaibigan niya at kapatid. Yun lamang po, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Sahin mo na ipinagalot sa ating mga players, hindi na sa players sa lahat ng manalo na sumasaksi ngayon ng ating programa. Okay, dire-diretso na po tayo. Ito mga kabarangay, may bunga. Hindi po magtatagumpay ang ating liga may bunga, kundi dahil sa tao ito. Sa sipag at tsaga, kasama ang kanyang barangay council, inangal niya ang antas ng sports. Kadalasan ang liga po ay summer lang. Pero ngayon, kitang-kita nyo, kahit hindi summer, nakapagbibigay ng National Liga na inyong pinakamamahal na Okay, balik po muli tayo, no? At sa ating programang WoW Action Balita at pag naputol lamang yung linya ng kanilang komunikasyon at ipakikita natin yan ng hanggang sa ito ay
magkaroon ng basketball, ano, sapagkat iya ang mismo si Kapitan Barok Alvarez ang siyang nangunguna kalaban yung ating PNP, no? Kaya mamaya-maya ay papakita po natin after na ito ay maayos na yung kanilang komunikasyon at para na sa ganon ay tuloy-tuloy mapanood ng mga tiga may bunga yung nasabing liga na yan, sapagkat nakita nyo naman po yan pong basketballan na yan ay makikita nyo po na napakaganda at kahit na nga ganon na iyaan ay pinturahan muli ni Kapitan Barok Alvarez ay makikita nyo na ang nasabing ano na yan, yung apakan at saka yung mga court na yan ay pinabago, no? At napakaganda naman talaga at medyo hindi na masyadong madulas, pero sa nakita natin dahil yung tulo ng nasabing ulan nung magkaroon ng liga, nagkakaroon pa rin ng nadudulas pa rin ang mga player ng nasabing basketball. At baka pwede na nating ipakita ulit yung nasabing ano para tuloy-tuloy yon at yung basketball na ano habang baka pwede na. Okay na? Okay, go. Yan. Oo, sige, tuloy-tuloy mo na yan. Okay na yan. Ang importante ay maipakita natin yung basketball nila. Thank you.
Okay, at balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At naipakita na po natin yung kaganapan nung First Liga ng Maybunga. At binabati po natin si Barangay Captain Arnold Barok Alvarez, no? Sa kanyang pangunguna, sapagkat kung hindi sa kanya, hindi po magkakaroon ng liga mula doon sa matanda hanggang sa bata. Ngayon lang, first time po na nangyari yan sa kasaysayan ng Maybunga, no? Kung hindi pa naging barangay captain, ito nasabing si Arnold Barok Alvarez, ay hindi po mangyayari ang unang liga ng Maybunga. Okay, congratulations, Cap, at dyan sa mga ginagawa mong magandang activities, no? Sa mga tiga Maybunga at lalo na doon sa mga kabataan, matanda, bata, pinakabata, no? At yan po ang ligat totoo, no? Okay, dakuan natin yung ating mga tinatalakay kanina tungkol doon sa nasabing mga Senate hearing, no? At palitan nila ng kuro-kuro at batuhan ng mga putik, kabi-kabilaan, taong bayan na po ang magsasabi kung sino ang totoo at kung sino yung sinungaling, no? At makikita po natin sa bandang huli po, ha, sa bandang huli po, ang mananalo siyempre yung nasabing totoo, no? Sapagkat dito, sabi nga eh, yung hindi pwedeng manalo ang mga kriminal doon sa mga alagad ng batas, no? Sapagkat sila ay may blessing sa itaas para manghuli ng mga kriminal. Sino man yan, mataas na tao man yan, o ano ka man, basta nagkasala ka, dapat kang parusahan. Kaya nga po, sabi nga po,
doon sa mga nakita natin at narinig natin doon sa sinasabi po ng ating presidente, talagang makukulong sila de Lima. No? Sabi nga eh, may mas mataas pa na nasa likod niya. No? Kaya po ito, magtataka ka kung sino ang nagpresenta dyan at kung sino ang nagdala niyan para pabaksakin ang gobyerno ni Duterte. No? Sa bandang huli, malalaman po natin yan kapag naiharap na yung nasabi si JB na siyang pangunahing isa sa pinakamalakas na testigo na iharap po sa Senate hearing. At pagkatapos po niyan, doon sa mga iba pa na iharap po, siguro pagkatapos maiharap niyan, huhulihin na rin siguro si Laylay de Lima. At kung sino man ang mga nasa likod nito, dapat lang makulong itong mga ito sapagkat ito ang mga nasabing sagabal sa layunin na maganda ng ating presidente. No? Basta ako, ang masasabi ko lang sa programa ko, sana wag madamay po ang mga inosenteng tao dyan sa laban sa droga. At sana lahat po ng mga bumabaril na yan ay bandang huli po, sana mahuli po yung mga yan sapagkat ako naniniwala na ang mga gumagawa na yan na naka-tape, baka kalaban pa rin yan sa droga. No? Mga drug lord ang lalaban dito at saka yung sa gobyerno. No? Kaya pilit nilang i-dinadown ang ating gobyerno para na sa ganon, hindi po matuloy-tuloy at magkaroon po ng pagkakataon na yung mga kalaban po sa politika nitong nasabing mga nakaupo ngayon ay matanggal. No? Sana matapos po niya ang kanyang termino at maubos po lahat ang lahi ng mga demonyo na yan na siyang protektor, kriminal, drugs at kung ano-ano pa. At kaya po tayo, sabi nga natin dito po sa programa natin, yung mga video karera, waiting, anak ng waiting, mga nandyan sa Caloocan, Bulacan, Cavite, no, Maynila, Muntinlupa, Taguig, Pasay, Las Piñas, yan po, no? At siyempre tayo ay ipinararating po rin po natin at ina-attention natin ng ating Chief PNP na sana itong mga nasabing protector at mga financier ng nasabing video karera at saka yung mga waiting, no? Kagaya ni Freddy Cuneta dyan sa Las Piñas, at saka yung mga nag-aalaga dyan ng mga video karera, at saka yung mga nasabing si Jojo Cedinho, no, na anak ng wedding. Oh, yan po yung mga financier, no, dapat habulin na po yan pagkatapos po ng nasabing mga kampanya laban po sa droga. Eh matagal-tagal po ang labanan nito laban po sa droga. Matira po ang matibay dito, no, sana maubos lahat yung mga drug lord, no? Wag lang po yung mga maliliit na tao at ipakita po natin sa taong bayan na talagang wala pong sinisino ang kampanya po ng ating presidente laban po sa droga, no? Kaya nakita mo, huli na rin yung nasabing dating sikat, no, si Sabrina M, no? At ang pagkakaalam ko, may mga naikanta na to. At doon sa listahan ng presidente, dapat mabigay na sa ating mga
kay Chief PNP para na sa ganon, eh makulong na at maoplantukhang na ang mga nasabing mga taong yan. No? At siguro naman, atin pong ina-attention din yung mga nasabing nandiyan sa kainta, ano? Yung kainta ay tumatawid sa Pasig at yung nasa Pasig tumatawid sa kainta. No? At sana ito ay makita po natin, no, na ang ating mga kampanya laban po sa droga ay sincere po ang ating Pangulong Duterte, no? At wala po sinisino at napakaganda, no, sapagkat nagkalat po ang nasabing mga namamatay, no? Eh makikita nyo may mga nakalatag na lang, pusir ako, huwag tularan, no? Hold up ako, pusir, at kung saan-saan po, Bulacan, Cavite, Quezon City, Pasig, Maynila, napakarami po, napakarami. Sana po yung mga yan na nakikita po natin, ha, ay pag nahuli po, ipakulong na po ninyo. At kung lumaban, wala po tayong magagawa kung hindi pagtanggol nyo talaga ang inyong sarili. Gaya nga po na sinasabi nila ay talagang nagkakaroon ng putukan, no? At namamaril, kapag ka nasusukol ay lumalaban. Kaya anong gagawin ng ating kapulisan? Di lumaban din ang ating kapulisan at gagante. Eh kung mamatay yung nasabing inoplantukhang, ay wala pong magagawa ang ating mga kapulisan. Sapagkat kaysa naman po sila ang mapatay, ay mapatay na po yung mga drug lord na yan. At ayaw tumigil, ayaw magpatulog, ha? Sabi nga ni kapatid na Erne, yan po yung gamot na ayaw magpatulog, eh. No, na perhisyo. Talaga naman pong wala pong sinisino ang nasabing mga drugs na yan, no? Basta kumita lang sila, kahit sino ang masagasaan dyan, sindikato, eh. O, diba? Mauubos din po kayo. Pag naubos na po kayo, eh, ah, makikita nyo na po ang talagang totoong, ah, yung ginagawa ng ating presidente. At pag nagtagumpay po ang ating presidente sa kanyang kampanya laban po dyan sa droga, sa lahat ng krimen, ang ating pong mga anak, apo, ang siyang makikinabang sa nasabing kampanya na yan, no? At sana wala pong madamay ng mga inosenteng tao. Tuloy-tuloy po kayo at ang kampanya po nyo ay bigyan pa ng magandang blessing ng itaas, no? At sana yung talagang totoong operasyon ng pulis laban sa mga nagkalat na mga illegal drugs, illegal gambling, kriminal, lahat ng klase ng kriminal, no? Mga ninja cop, matapos na po yan. Para na sa ganon ay talagang maubos na po sila lahat, no? Ilang minuto pa tayo? 15. Okay. At mag-commercial muna tayo ulit, no? At wag po kayong bibitaw, ah. Muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ito na, Alusugang Pangkalahatan.
Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money with transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tugay Garao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Ang ating mga dating bayani, matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon, matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang. Asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na Overseas Filipino Worker. In short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga Global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Pukuha ang SM Global Pinoy Membership Card almost instantly na may kasama ka agad na special gifts. At ang bawat miyembro, pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy Card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, mag-click ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa rin exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Mula sa Smart Communications Incorporated, ang number one mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala. Ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera sa pinakamababang halaga sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon.
tumawag na sa 845-7777 or 151-77 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan, pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Okay, balik po muli tayo, no? At sa ating programang Wow Action Balita. At para nang sa ganon, ay tuloy-tuloy na po yung nasabing video natin. Go! Ayan po, ito ang ating kapatid.
Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? Yun po yung katapusan po ng liga, ng ating liga ng First Liga ng May Bunga, no? Sa pangunguna po ni Barangay Captain Arnold Baruc Alvarez, no? Maraming maraming salamat po, siyempre, sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng kakampi, no? Siyempre, doon po sa ginanap na, ano, no? Pagbibigay ng dugo ng ating mga kapulisan. Thank you, kay Police Senior Superintendent Jose Carumba Jr., ano? At kay doon sa Pasig Police, ano? Thank you, sir. At sana maulit pang muli, no? Parang kanta, no? At bukas magkita-kita po tayo alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon muli, no? At bye-bye. Wala ka bang napapansin sa iyong mga paligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-ulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga tuwing ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay tagulan. Gitara ko ay aking nadalhin upang sa ulan na lang tayo magkantahan.
puno ba kaya silang angkitin? May mga ilog ba kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang patulad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang dinawit ay mawawala na. Sa ulang na lang tayo magkakaroon.